Welcome back po muli. Ang nakikita po nyo ngayon sa video ay artificial grass na siya nating tatalakayin sa ating insightseeing tour. Ano kayang aral ang makukuha natin sa tanawin na ito? Subukan muna nating alamin kung ano ba ang naidudulot ng artificial grass. Ano ba ang kalamangan ng paggamit ng artificial grass kumpara sa tunay na damo? Marami po. Kapag gumamit ka ng artificial na damo, ang tanging magiging trabaho mo na lang sa artificial na damo ay iyong paglalatag nito. Pagkatapos mong mailatag, ay wala ka nang iba pang gagawin. Hindi mo na kailangan itong diligan, abunuhan, o triman kaya na ginagawa natin ng paulit-ulit sa tunay na damo. Mawawala na yung ganyang gawain mo na regular na dapat gawin sa tunay na damo kung gumamit ka ng artificial na damo. Ibig sabihin, sa paggamit ng artificial na damo, mababawasan ang paulit-ulit na gawain ng pagmimaintain na hindi rin naman nababawasan ang ganda ng bakuran. Gumaganda pa nga yata ang tingnan. Ang tawag po dyan ay practicality. Alam nyo ba na ang ganitong kaisipan ay gumapang na rin sa simbahan? Halimbawa ay sa bautismo. Ang turo ng Biblia na tamang paraan ng bautismo ay ilulubog sa tubig ang taong nagsisi na ginagawa karaniwan sa ilog. Gaya ni Kristo nang siya ay bautismuhan, na nangyari ito sa ilog ng Jordan at doon siya inilubog sa tubig sa bautismo. Pero para sa praktikalidad, binago ito ng tao na sa halip na pumunta sa ilog at ilubog ang tao, ay nagpakilala na lang sila ng bagong paraan ng bautismo gaya ng pagwiwisik ng tubig na lang o kaya'y pagbubuhos na lang ng tubig sa ulo ng bata. Tama kaya na baguhin natin ang paraan na itunuturo ng Diyos? Sa panahon ni Abel at ni Cain, pariho silang naghahandog sa Diyos. Si Abel bilang pastol ng mga tupa ay naghandog ng hayop, samantalang si Cain bilang magsasaka ay naghandog ng mga bunga ng kanyang mga pananim. Ang kinalabasan, nalugod ang Diyos sa handog ni Abel, samantalang hindi nasiyahan ang Diyos sa handog ni Cain. Dahil hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoon ang paghahandog na ginawa ni Cain. Hindi po gaya sa pagsunod ni Cain ang pagsunod na ninanais ng Diyos na gawin natin. Huwag po nating babaguhin ang utos ng Diyos upang iayon sa kagustuhan natin o sa ikakaaluan natin. Hindi po ganon. Bagkos, sumunod po tayo ayon sa pagkabanggit ng utos ng Diyos. So yan po ang leksyon na natutunan natin sa maiksi nating pasyal aral tanaw. Sa pagsunod sa utos ng Diyos, huwag po nating isasaalang-alang ang kaginhawahan natin, kundi sumunod po tayo sa utos ng Diyos ayon sa kagustuhan ng Diyos at ayon sa pagkasabi ng Diyos sa atin. Marami pong salamat. Muli, kami ang inyong mga kabatiran na laging nagsasabing ang Diyos ay nag-uusap sa lahat ng bagay, kaya maging mulat sa mga aral ng buhay.